the more na tumatagal, eh mas lalong lumalakas yung sapak dito ni Aldous. Nako. Men, tignan natin kung kaya na bang tapusin ng Blacklist International ang aura o mag-force ba into Game 5. Yes, and only the team na nagiging successful with an Aldous pick, kung sino man, it's only Blacklist International. And patutunayan nila yon dito, match point pa rin ang Blacklist dito sa series na to. May 100% pa rin ang win rate ng Aldous dito sa kamay ng Blacklist International. Sila pala ang nakaka-pull off dito sa side ng mga sa all throughout the lahat ng teams na naiiwan sa buong MPL Season 7. But look at this! Kita mo naman aggression. Benny Cutie up against Oh My Venus and Oheb. Gamit na gamit lahat ng auto-alarm bomb si Oh My Venus dito. Habang trabaho lang ang sabi ng Aura PH ang ginagawa ni Lord Hades with his Yisun Shin plus the Kagura. Pero Rob, kailangan mag-ingat dito ni Benny Cutie. Nakita mo si Oh My Venus, talagang binabox out lang si Benny. Talagang pinupoke lang dito ni Momshu si Benny Cutie. Nakikipagpalukan din as well doon yung lapu-lapu. Pero it's time for Lord Hades na tumulong doon sa may top lane. So far, rotation from Blacklist, it's almost close to perfect. Even kanina, tinitignan ko sa mapa si Edward, nakakuha siya ng isang jungle creep across the map dito for Aura. Pero ngayon, JP is being a nuisance. Nanggugulo siya ngayon sa orange buff dito ni Wise. Hindi na to bago. Kadalasan talaga sinusubukan nilang i-shutdown dito si Wise. Pero saktong-sakto ang dating dito ni Oh My V. Ginamitan siya doon ng flame shot para lang maipabalik. Pero si JP, buhay pa rin naman. Eson, using the Light of Retribution. Pero medyo sneaky si Kilo Wash. Pero hindi pa rin enough doon yung damage nung Pakito to take down that Rafaela. Yep, nakita naman natin kanina, knockout strike. Nag-miss yung pangatlong knockout strike. But with the opportunity, execution, kailangan niya yin yung gathering. Napaganda namang guiding wind. Plus the yin-yang gathering passive from Greed. Sinaktuan niya kasi sasabog yung bomba. Speaking of bomba, Oh My Venus will fall. Na-secure naman ni Hades dito yung turtle for Aura PH. Kumahabol pa rin dito ang mga members ng Aura dito sa Blacklist International. Wise would take a kill against Hades. So, sino ba ang mas nakalamang doon? Nakuha ng Aura ang turtle, pero na-pick off naman ni Wise yung jungler ng Aura. Yep, nakikita naman natin dito. When it comes to gold and XP, lalamang talaga kung sino nakakuha ng turtle. But when it comes to getting a kill on the main core, pero ikot dito si JP with a circling eagle sa dalawang members dito ng Blacklist International. JP, alanganin ang kanyang buhay. Siya ang unang mawawala. Electro final blow nagbumula dito kay Edward. Kilowash, delikado na rin ang buhay. Almost half or rather siya na ngayon ang susunod na kukunin ng Blacklist. And tatlo laban or halos yata, that was 3 dahil nag-respawn na lang si JP. 3 for non-exchange for Blacklist. Suddenly, TDZ, napunta lahat ng kalamangan sa Blacklist. At napunta din, pinasok sa loob ng emblem ng festival. Plato ang hinabol dito, si Wise. With Benny Cutie, nakatakas siya kaagad with the jungle with this passive waste. Again, yung force. Muntikan doon. Grabe yung yung parang namamagang kikiam. Parang dire-diretso na lang doon. Parang di halatang gutom na ako. Pero almost. Pero na-timingan lang ni Benny Cutie yung pagtalon doon sa chase fate nung Aldous. Pero TDC, kwentuhan mo nga ako hanggang kailan yung power spike. Kasi alam natin yung Aldous, kailangan pa niya ng oras para makakuha ng stack and damage. Pero at this point, sila yung mas lumalamang. Maaga pa naman talaga ang timing sa atin. Kakahit lang natin ng 4-minute mark. Pero look at the kill. At kung meron na din tayong timers dito para sa Aldous, tingin ko it may take a little bit more time. Kung sakaling 10-minute mark, yan ang okay timings para sa Wise, well, para sa Aldous. But with the hands of Wise, hanggat nakakuha siya ng mga green creeps, it will be easier for him to get the power spike. Yes, speaking of easy, na-force na dito yung time journey ni Oh My V. Pero pumapasok doon si Wise sa may backlines ngayon ng Aura PH sa pakay Hades. Pero hindi enough yun ngayon. Dalawang members dito ng Aura PH ang nagfo-focus. Gawin mo ng tatlo. Wise dito, delikado. Minamicro-micro siya ng tatlong members dito. Pero si Ohem on the backlines would be able to take down Benny Cutie. Pero si Wise, buhay pa rin. Kilowash would take the kill. An even exchange. 3 members down. Pero it looks like
Blacklist International pa rin yung nakalamang. Oh, nakauna ng kill dito yung Aura gamit si ano, well, si Greed Darador nakapatay siya kanina by the start of the clash. Pero mukhang maganda pa rin follow-up dito ng Blacklist International. And on top of that, Oheb will secure another at si Edward makokontrol na naman niya si Lord Hades. Wow, those were two kills across the map. Isa sa taas, isa sa gitna. Isama mo na ngayon ang buhay dito ng Pagong dahil nandun na ngayon nakatuon ang mga members ng Blacklist. And mind you, TDC, malaking bagay ang Turtle sa isang Aldous kasi pagka nakapag-stack ka dito, instant 10 ka agad. 10 ka agad yan plus the Torre. At kung ano-ano pang object nito pwedeng makadagdag ng 10. Pero men, isa pa doon yung dagdag dito ng turtle buff bukod sa shields. Oh. Meron pa siyang additional physical attack at magical attack. Ang sakit. Yun ang gusto mong sabihin dito, TDZ. Oh, pero oh, look at on the bottom lane, Rafaela, Esson and Oh My V. Nagbabantay sila ngayon. It looks like gusto na nilang basagin yung Torre sa baba pero mukhang na maganda ang pwesto dito ni Benny QT. Pwede niyang talunan sa likod yung mga special member. Ito na nga, ginawaan niya na. Pero the time journey will be there for Oh My V. JP, mukhang alanganin. Napaback away na muna siya dito pero naiwan yung itlog. Oh My Venus will fall. Habol ngayon dito ang mga members ng Blacklist International as Benny QT is close to dying doon sa mga damage. Mapapansin mo ang sakit na nung harit dito ni Oheb. Ang sakit na talaga ng harit dito ni Oheb. Bakit na naka-mystery shop siya and they need to keep an eye on his Zaman forces kasi yun yung opportunity na hinihintay ng Blacklist International. That slow pag tumapakas sa Zaman force is enough para makahabol ka agad si Wise when it comes to the stacks and getting that kill. Oh, wow. Pero alam mo, TDC, di natin masyadong pinapansin. Pero Edward is doing a great job on rotating across the map. Nagpipay off talaga sa kanya yung pagkakapick niya ng Hunter Strike. Oh, man. Nakita mo yung movement speed na addition sa bawat strike niya. Talagang hindi makakatakas ka agad. O sumasagot siya ka agad dun sa mobility ng mga targets ng Aura PH. Again, meron siyang Ratio Umbrella Flea para kay Greed. Meron din siyang Guiding Wind para kay JP. Kiluwas yung mga dashes niya. So hanggat tumatama yung mga skills niya and basic attack, there's still no way for Aura PH to catch or makatakbo kay Edward. Kaya kung iisipin mo, no, kahit na may time na nagsasama-sama ang Blacklist International, hindi pa rin makapag-segue dito ang Aura PH kasi ang bilis makarespond din ng Benedetta across the map. So, right at this point, Blacklist International, sila ngayon ang una nakabasag ng Torre against Aura. Wala pang nababasag dito sa Blacklist at sila nagdidikta rin ng tempo. Pero tatlong members dito sa may bottom lane, pinapalibutan si Wise. Pero hindi sila ganun ka-confident, TDC. Hindi sila ganun ka-confident. At lalo't ngayon, naka-chase fate si Wise papunta sa taas pero na-takedown na yung target. Pero rekto sila sa may turtle, man! It's all part of the plan! Papunta pala doon, nagpabuklang siya doon kay Kilua. Sabi niya, book mo muna ako, nababayaran na lang kita. So yun, libre ngayon yung Pagong doon kay Wise. Yung flame shot na hindi tatama kay Edward sa may bandang baba. Pero ngayon, Edward against three members of Aura, makakatakas nga kaya with the eye for an eye. Yes, it is. Oh My Venus with the reverse time. Pinapabalik niya ngayon dito si Benny QT pero with the guiding wind ni JP, makakapag-out pa rin naman doon yung Lapu-Lapu. Meanwhile, on the top lane, Killwash against Esson and Oheb. Sino ang mabubuhay dito? Pare-pareha sila. All across the map, magbalagbagan lang sila ng balagbagan dito, TDZ. Uy. Pero walang namamatay. Pero so far, yung mga Torre, napupunta sa favor ng Blacklist International. Yep, at umuunti na rin ang territory ng Aura PH. Pero habang nangyayari yun, Lord Hades, kakakuha niya lang ng kanyang BOD. Habang sumagot naman si Wise, wala kang orange buff, boy. Akin yan. Habang in-steal niya yun, unti-unti rin nakakuha ng stacks dito si Wise. And looking at the item, he went for the Thunder Belt at mukhang magta-transition siya kagad sa Immortality. Naku. Kaya niya mag-play aggressively after niya ma-purchase to. Isipin mo si Oh My Venus dito, wala nang boots, hindi ko kailangan ng heals. Lightning Truncheon lang agad rekta. All about damage with this Alarm Bombs. Ito rin yung nagiging problema eh. No? Ang bilis na makapag-clear ng Minion Wave dito ng mga skills ni Oh My V. Pero eto na, mga kaibigan, Edward going into the backline dito ng Aura. Siya ngayon ang pupunderyahin or pupupos ng Aura na clear pa naman nila dito ang Minion Wave. Pero
gaano ka-importante to sa blacklist. Kasi yung nangyayari ngayon, TDC, na-hold pa ng aura. Pero yung sinabi mo kanina, habang tumatagal to, lalong sumasara para sa Blacklist International. Kasi lalong nagkakaroon ng stock dito si Wise. Oo, pati nakakuha na rin siya ng kanyang brute force breastplate rather instead of the immortality. So sobrang bilis talaga makakahabol at makakahabol si Wise with this slow but surely transition into that that beast that na talagang nandun talaga yung damage presence niya every single time. So hindi niya kailangan kumuha ng offensive items, just go for the defensive items, do not die, kasi pag namamatay ka nababawasan yung timers mo na makakuha pa ng additional buffs. Pero Blacklist International, dire-diretso pa rin sila sa pag-transition. Pinapatunog na ni Wise yung Lord na to. Alam to ng Aura PH, they are more than capable in contesting the first Lord. Hindi pa naman sila totally out dito at TDC, pero look at the positioning dito ng mga support ng Blacklist. Green tried to use the flame shot para makalasit pero nanegate yon ng Blacklist. And a Lord secured for Blacklist International. Nako, mukhang lumilinaw na ng maigi, TDC, kung paano magpa-panned out itong game 4 natin. Will Aura PH kaya ba nilang pahintuin yung aggression na pwedeng ibato sa kanila ngayon ng Blacklist? Kung makuha nila kaagad si Omay Venus and Eson, yes, they can. Oheb, control Oheb. Kung sakali nakita nila ng Zaman Force, kung kaya nilang i-takedown or i-burst kaagad, do it. Pero hanggat hindi nila kaya, iwas muna sa team fight, lalo't nakuha ng Blacklist International yung Lord. Darating na mga super minions, so defend muna, kalma muna. Patanikin natin, lumalayo ng lumalayo ang net worth ng Blacklist International, 36.2 up against 30k. But look at the items here, Courage Mask para kay Wise. Siya na ngayon ang nakamask dito, plus Courage Mask pa rin kay Oh My Venus. Pwede nilang pagsalit-salitan pagkatapos ng courage ni Oh My B. Pwede rin mag-courage dito si Wise. Pero speaking of courage, ito na, sino ba ang mas matapang dito sa laban na to? Dahil yung Lord ay nagbabasag na ng base turret ng Aura PH sa may top lane. Hindi pa mawari dito ng Aura kung paano nila to didepensahan. Na-pick up pa naman nila yung Lord, hindi pa naman nabasag yung Tore, pero si Edward will go in sa ilalim ng Tore dito ng Aura PH. Nakapag-out pa rin naman siya, kalahati ngayon ng buhay ng Lord, wala pang namamatay sa parehas na kupunan. Basag ang Tore sa gitna. Naku, isama mo na rin yung nasa itaas. Tore lang, trabaho lang, walang pakialam ang Blacklist International ngayon sa ibang heroes dito ng Aura PH. Pero look at that, yin yang overturned, muntik-muntik, pero hindi enough yung damage ni Greed para pahintuin yung aggression ng Blacklist International. And as per Blacklist, mukhang pwede silang mag-back dito dahil nag-out mo na si Wise, pero sabi nila, they said no. Lord Hades will fall. Zaman Force na magagaling dito from Ohem. Sama mo na rin dito si Kill Low Wash. Pero it look like yung Blacklist natin, yung mga agents, mukhang magiging masaya sila ngayon with the quarter pounder pa nga. Pero ito na pasok ngayon sa base. Ikot-ikot pa ba? Ito na ang Blacklist Carousel. Inyong tanggapin. Ito, papasok na sila ngayon sa Grand Finals. Godlike pa si Ohem. TDZ, woo! Welcome to Blacklist Area. What a play para sa Blacklist International going for a 3-1 win against Aura PH. And this instant replay is brought, rather, this winning moment is brought to you by Oppo A94. Rob! Alam ko na gusto mong ma-replay yung nangyari.